lalong-lalo na po yung mga nasa UAE and Oman. So update tayo tungkol po sa mga nagbago sa Saudi Arabia at nagbago sa Pilipinas. Okay, so unahin muna natin yung nasa Saudi Arabia ho. Baka hindi lang ho talaga alam ng iba nating mga kababayan yung nangyayari ho sa Saudi Arabia, kaya bigyan natin sila ng pagkakataon po na maging updated po sa nangyayari po dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Unahin na muna natin ang verification po ng kaharian sa mga professional na trabaho, no? Ang verification program po ng kaharian ay nagsimula na po noong July 1, 2021 dito po sa kaharian. Ano ba itong first phase of professional verification program na nag-umpisa po noong July 1 dito sa kaharian? Ang ministro ng Human Resources at ng Social Development dito sa kaharian ay naglunsad ng isang unang yugto ng professional verification program simula po noong July 1 para po ma-verify ang mga necessary skill required, no, for workers to perform their job site o job effectively. So, bakit kinakailangan gawin ito? Alam niyo naman, dito sa kaharian, marami ho dito mga peke. Pwede ho tayo mameke ng dokumento natin, pwede tayo mag-apply bilang mga inhinyero kahit hindi naman tayo dumaan talaga sa pagiging inhinyero, wala tayong skill para doon. Kaya ho yan ay isa sa mga ginagawa ng kaharian upang ma-verifika. Ito po ay nagmula in a form of a mandatory plan para sa lahat ng mga kumpanya dito sa Saudi Arabia. Pagkatapos po ng 4 na buwan ng programang inopisyal na pong inilunsad, ang plano po will be executed slowly depending po sa laki ng mga kumpanya. The professional verification program ay tumatarget ng 1,000 specialized professions belonging to 23 job fields as per the Saudi standard classification and occupations, and will be completedly yearly on the year of 2022. Ang Deputy Minister po ng Labor Sector po na si Mr. Abdullah ay nagsabi, no, that the ministry will continue its commitment to efforts towards developing the labor market and improving the quality of workers in the kingdom through the implementation of all necessary measures. Ang ministro ay nagtatrabaho sa pagbuo ng o pagdevelop ng mga skills and workforce sa Saudi Arabia as per the international standards to meet the needs of the labor market. Yan po ang dagdag pa niya. Okay, so ito po ay tungkol sa mga skilled workers. So hindi po kasama dito yung mga driver, hindi kasama dito yung mga nanny, hindi kasama dito yung domestic worker, ha. Don't get me wrong po, ha.